Magandang araw po sa ating lahat. Pag-aralan po natin ang aklat ni Esther dito sa Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, sa lahat po ng panig ng iyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahing. Hindi po sila sumusunod sa iyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyo silang ganito. Kung iyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yaon, magbigay po ako ng 350,000 pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing pantatak at binigay kay Haman na anak ni Hamadeta ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong yaon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay sa batas ng tao, sa Diyos ang kapasyahan. Mula dito sa ating binasa sa talatang ito, meron po tayong nabasa o nagngangalang Haman, na si Haman ay anak ni Hamadeta, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. Si Haman ay mayroon siyang napansin sa mga tauhan ni Haring Xerxes na hindi po ito sumusunod sa mga utos ng hari. Kaya naman si Haman ay nagpasya po o gumawa po siya ng sarili po niyang batas para ipresenta po niya sa hari. At ginawa po niya lahat yung kanyang makakaya para makumbinsi po niya ang hari. At ang hari naman ay natuwa sa mga payo ni Haman. Kaya naman madali po siyang nagtiwala. At ibinigay na po niya ito, ang kanyang singsing pantatak, para sa batas na po ang batas na ginawa ni Haman. Mga kaibigan at mga kapatid, nangyayari po ito sa totoong buhay na kung tayo ay malapit sa mataas na opisyal, may posisyon, ibang-iba po yung trato po nila sa mga tao kaysa sa doon sa wala pong nakakaya. Pero sa Diyos pa rin ang ating kapasyahan. Ang Diyos ang siya pong magbibigay at tumulong sa atin. Ang sabi po niya doon sa Kawikaan 16:33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit ang Diyos ang kapasyahan. Mga kapatid at mga kaibigan, marahil ganun din tayo sa ating buhay na madali po tayong magtiwala sa ating mga kaibigan or sa mga kapwa natin. Madali nating ibigay yung ating tiwala na dapat tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Na siya po lamang yung magbibigay sa atin ng kalakasan at siya po lamang yung magbibigay sa atin ng kaginhawaan. Huwag natin ibigay yung tiwala sa kung sino man, kasi minsan nasisira po yung bawat relasyon kasi yung tiwala na binigay natin sa kanila ay nasisira. Nawa hindi po ito yung magbigay sa bawat isa na masira yung relasyon natin sa kanila. Huwag nating hayaan na ang kaaway ang siya pong sisira sa bawat relasyon po natin. Hayaan natin na ang Panginoon, siya po ang mamagitan at siya po yung magbigay sa atin ng mapagpakumbaba na puso. At yung hangarin po natin ay mag-glorify po yung pangalan ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon dahil iniligtas mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa araw na ito at sa lahat po ng mga nanood sa mga devosyon po namin. Maraming salamat. Pagpalain niyo po sila, lagi po niyo silang ingatan saan man sila, anuman ang ginagawa po nila. Panginoon, salamat po. Ikaw lamang ang mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.